Magandang araw po sa inyo lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mabisang paraan, pantanggal ng pekas. Wala po itong kinalaman sa edad, kahit anong edad po. Basta't meron kayong pekas, ito ang ating solusyon. Ang number one solusyon po dyan ay kung ano yung natural na paraan na gagamitin lang po natin. Doon lang po tayo sa natural. Wala po tayong kamikan na gagamitin. Basta natural lang kung ano po available dito sa ating pamamahay. Ano nga ba yung pekas? Ang pekas ay yung sobrang production ng melanin sa ating balat. Para siyang sumisingaw sa ating balat, nagkakaroon na yung balance sa ating balat para mag-produce na ng sinasabi itong pekas na to. At saka yung mga melasma, isan yung pagnasit na maraming faktor daw kung bakit tayo nagkakaroon ng problema sa ating balat. Number one dyan, yung ating sabi nila. Number one daw, natural daw yung aging, pagtanda natin. Nagkakaroon daw tayo ng ano sa ating katawan. Dahil karamitan, sinasabi naman natin daw, pagkamitan ka na, nagkakaroon ka na lang ating problema dito sa ating katawan, ito yung tinatawag na itong pekas. Kahit sa ang pekas kasi, hindi lahat tumutubo sa ating katawan yan, sa mukha, sa buong katawan natin. Pero hindi nyo ba alam na may natural na paraan dito para matanggal ang sakit na ito sa ating mga balat? So number one, kung ano yung naghahanap tayo, kung ano yung natural na paraan para matanggal ito. So ano yung natural na paraan na gusto nating malaman? Siyempre, kung ano yung available sa ating pamamahay, subok na ginagamit na. Siyempre, number one dito ang ano pa, edi yung aloe vera. Halaman na talaga din namang epektibo sa atin. So, pag-iisipin mo yung tungkol sa yung balat, siyempre may kinalaman dito, pera, gastos to. Kasi siyempre, di ba, pagka may problema tayo sa ating katawan, napakamahal ang mga gamot na ina-apply dito. Kung alam mo mga gamot sa tungkol sa balat, pagpupunta kayo sa mga drugstore, talaga din naman mahal, di ba? At saka hindi natin maano, lahat ng mga sunscreen yan, mapa-sunscreen man yan, talaga din naman makikita mo yung presyo, di po ba mahal. Kaya naghanap tayo ng alternatibo na paraan. Kapag ang trabaho mo, kung ginagawa mo, lagi ka na-expose sa araw, yan, number one factor po dyan, sigat ang araw. Naapektuhan ang inyong balat. Kasi hindi lang isang beses, halimbawa, lagi kayong saksyon nyo araw-araw, yung mga ginagawa nyo, may kinalaman sa, siyempre, paglalabas kayo ng bahay, punta kayo ng palengke, araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kayo nasisigatan ng araw, pero hindi nila papansin yun. So tumatagal na siya ng buwan, taon, lagi kayo nasisigatan ng araw. Alam niyo po ba ang sikat ng araw ay nakakasama sa ating balat? 65% sa nakaka-apekto sa ating balat ay yung sikat ng araw. Kaya bibigyan ko ng pointers, pero alam ko, meron akong solusyon dito na nabanggit ko sa inyo, yung tinatawag na aloe vera at saka yung kalamansi. Kukuha ko tayo ng aloe vera dito sa aking bakuran, sa aming bakuran, para ma-iano ko sa inyo kung paano pagpiga nito sa atin at pag-apply nito sa balat. Ako po kasi dati po, ako'y nagkaroon ng, ano kasi laging nag-mumotor, lagi pong nasa labas. Lungitin po ang mukha na ano pa, nasisikatan. Nakaroon parang melasma, parang nagigitas, nagigit pekas. At hindi ko na alam kung ano yung pala. May nagsabi sa akin na pagka daw yung pala, sobrang pag expose mo sa araw, pagkakalantad mo sa araw, nagkakaroon ka ng problema. Bukod doon sa ating balat, sa ating mata, dapat talaga magkaroon ka ng protection. Moisturizer. Ibig sabihin, moisturizer may anti-inflammatory, may antibacterial properties. Ay ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ang aloe vera. Iyano po natin ito, check-checkin natin, pipigain po natin, kakayurin natin, at saka pipigaan ng kalamansi. Ang ano ko, ang may papayo ko lang po, kapag 30 ml na yung aloe vera, tsaka niya pipigyan ng kalamansi. Kasi pag sobrang kalamansi, masyadong acidic sa atin. Kalamansi, talagang or lemon, maganda po ang benefits dito sa ating balat. Kasi vitamin C din po yan, nagpo-protect din yan sa ating katawan. Kasi mas maganda ang aloe vera at saka kalamansi. Samahan niyo ako para kunin natin at putulin natin sa sanga ng aloe vera at ating pipigayin. Okay? Ito na po. Kukuha na po tayo ng isang dahon itong aloe vera para ating pigain. Ito, kukuha ko itong pinakamalaki, itong isang ito. Kukunin ko po ito dahil wala akong kakamayin ko na lang po at ating kukunin ito isa. Okay, ito na po, ito. Yan, ito na po. Ating kukuhanin na ito isa. Yan, ito na po, nakuha ko na itong isa. Ito na po ang isang aloe vera. Sa kalahating kilo. Laki. Mabigat. Bibigay po natin to para makita nyo. At ating kakayurin para matanggal yung pinakakatas niya. Nakikita nyo yung green na yan. Yung green na yan, dagta yan.
tatanggalin niyo muna yung green, patutuloy niyo muna yung green niya. Dahil mapait yan. Lilinisin muna natin yan para patutuloy natin yung dagta na mapait. Pagtanggal niya, tsaka natin lilinisin. Ito na po yung ating sanga ng aloe vera. Inuulit ko po, all ages po ito. Kaya una ating tatanggalin ito, iwain natin ito. Itong magkakabilang sa may tinik na bahagi na ito, tsaka yung kabila nito. Kukutsilyahin na pa ganun. Ayan, kukutsilyahin na pa ganun. Tapos sa kabila, yung magkabilang bahagi ng aloe vera. Ayan o. Patuloy natin. Tatanggalin natin itong pinakabalat sa ibabaw. Maliliit lang na ano eh. Ito malaki po ito eh. Ito, kahit ito yung balat na ito, direct na yan. Pwede marirun sa ano yan, sa balat mo. Ayan. Tapos ito, kayurin nyo na yan. Ito, kakayurin na natin. Ito, talagyan natin dito. Ayan. Ito lang po. Ito lang po ang gamit dyan. Isang bulak lang po. At saka ito, cotton balls. Lalagay lang nyo dito sa ano, anytime, ano bang oras na pwede nyo gamitin to. Sa tanghali, sa umaga, sa pagkakaypre, pagka kayo matutulog. Bago kayo matulog, ito muna gamitin nyo. Ganito lang o. Papahid nyo lang dito. Ayan. May kalamansi ito, medyo malagkit tingnan, pero iba pa rin talaga yung natural kaysa nabibili sa merkado o nabibili sa online. Iba pa rin itong natural kasi, ano ito, natural ito, di ba ba? I-apply nyo lang yan, i-apply nyo na po ganun, no? Sa ano na mukha, ayan o, para ano lang po ito, pang ano lang po sa ating moisturizer lang po ito, anti-inflammatory. Ito, natural. Natural lang po. Ito, nasa bahay lang nyo. Pag wala kayong ganito, magtanim kayo, mas madali. Pag may paso kayo sa bahay, basta masikatan lang ng araw, wala kayong bakurang konti, lagay nyo sa bubong, maglagay nyo ng, ano, ng paso, ayos na. Madaling tumubo po pati ito. Pinakagawin nyo, hindi kumuha kayong magandang lupa, o kaya compost, o yung sa may mga, merong tindahan na may mga compost na, yung tindahan ng mga halaman na i-compost, lagay nyo sa paso, maglagay kayo ito, ang bilis nung lumaki, ang bilis po ang dumari pati. Ayan, ito, ito yung natural na paraan. Moisturizer lang po, natural moisturizer para po siyang protector sa ating balat. Siyempre, alam niyo naman, lahat tayo nagbabago, lahat ng tao nagbabago po, nagbabago ang ating balat. Mas maganda na yung protection kahit na paano. Natural na ito, mabisang paraan para matanggal ang ating problema sa ating balat katulad ng pekas, melasma, at anumang sakit na dumadapo, acne man yan, jawat man yan, lahat ng edad, pwede po dito. Wala pong pinipiling edad to pag-aalaga ng ating mga balat. Ito po, papahid na lang yung ganun. Pero pag wala po ako, hindi na ako gagamit misa na ano, bisag ginaganto ko lang, ginaganyan ko lang po yun o, sa ating balat. Para diretsa na po, hindi na kailangan gumamit ng ano, kasi mas maganda, mas marami na i-apply. Pero kung gusto nyo medyo pino, ito, magbulak na lang po kayo. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna sarili mo. Di ba ba? Kahit na paano, meron tayong natitira pagmamahal sa ating sarili. Okay? Bukod sa pamilya. Di ba? Po, iligay nyo lang sa rep. Iligay nyo sa rep to. Tapos, pagka ano, takpan nyo dito, iligay nyo dito. Bigay nyo ito lahat, iligay nyo dito. Kapag 60 ml, dalawang kalamansi. Pag 120 ml, apat na kalamansi. Protection sa ating palat sa araw-araw na ginawa natin na kung anumang activity meron tayo, may kinalaman sa araw, merong nagpupunta ka sa kung saan-saan, pero hindi mo alam, nabibilang mo. Buwan na inaabot, taon na inaabot. Lagi ka na ano sa araw, lagi ka nakalantad sa araw. Siyempre, ano mo, epekto to sa'yo. Masamang epekto. Kaya, eto na, gamitin natin ang tiyatawag na aloe vera plus kalamansi. Talaga din namang super epektibo. At pagkatapos yung gamitin, ilagay lang yun dito sa lalagyan na to. Dito sa lalagyan na to. Ilagay nyo sa refrigerator. At lagi nyo, pwede nyo pang balik-balikan at gamitin uli. Para magamit uli. Bilang panghon sa sikat ng araw at sa lahat. Kasi marami daw yung factor din daw na sinasabi. Kaya, pero ganun pa man, malaking tulong itong aloe vera. At saka, kalamansi. Ito po si Mr. Hari po, nagsasabi sa inyo, kahit paano yung nakabigay akong tulong sa inyo para po sa ikagaganda ng ating balat sa pangaraw-araw. Protection sa inyo. At siyempre, yung budget na dapat ating ano, na hindi makakapekto sa ating pulsa. Okay? Napakatipid, napaka-epektibo, napatunayan ng nakararami. Kaya dito na tayo.
sa totoo, aloe vera, at saka kalawasi. Ito po si Mr. Hanapol, yung sabing, lagi kayong mag-iingat sa inyong pamamahay. At salamat po. Thank you.